Worry Tree. Tree Bang Angel. Ito po yung ating Longping 534. Kasalukuyan kaming nagta-top dress. Last na abono. Isang urea at isang 0060 or yung tinatawag na muriate of potash. Top dress na to, guys. Araw-araw may trabaho sa palayan. Ito po yung mga senorita namin. Umapal din, kakapal pa yan. Will pa rin yung pado na rin steady, ganyan ang tao sa palayan, guys. May kanya-kanyang steady kayo na tao at ang trabaho. Masyado malaki yung palayan mo, kuha ka ng mga 3-4, kunti lang naman ganito, kakapiranggot lang pwede ng isa. Hindi naman marami, hindi naman malaki yung palayan. Ganyan ang isa. Yan po, guys, ang pagsabog ng fertilizer sa balde. Tapos na sa baba. Yung maturity date na 112 ang schedule po ng Arbis is March 13. Yan yung schedule. May lucky number 13. So po, guys, papasok kami ng tubig kasi nagabuno rin kami dito. 534 din po ito, pero mga manipis pa kasi ito yung binunot namin, tapos tinanim namin sa bakante. Kalahati nito bakante kasi hindi inabot ng bini. E ngayon panibago naman siya ng dahon, nagabuno rin kami. E ngayon, oh, kita nyo, pasok ng tubig. Dali yung sa lahat ng sa may gilid ng pilapil manipis dahil sa panay ulan. Nilalamig yung palay, nilalamig. Mabuti na ito, matibay sa sakit, hindi nagkasakit yung palay. Yun lang, medyo may parte ng pilapil na manipis yung tubo, hindi maiwasan. Yung tingnan natin yung ano, muriate of potash na may urea. Muriate of potash na may urea. Dalawang pilapil na lang. Kasya pa daw, well. Itong tada mo duman, makao. Kasya na ito duman? Oh. Ito na lang, guys. Ito isa. Tapos doon, kabila. Okay. Yung dinadaanan ng tubig manipis din. Kaya tinaniman namin ulit, bunot, sabay tanim. Ito na po, buhay na sila. Taro pa, Will, taro pa. Abol pa yun eh.
guys. Sana hanggang sa pagbunga maganda. Hindi na sa pagtubo. May ilan-ilan talaga yung may mga sinulitan. Mga manipis na yan. Tapos nito, magtitimbang kami ng native pigs at yung mga market ko. Tapos yung mga biik, market namin. May order na ako ng 2 biik, babae lalaki, kukunin. So guys, oh. Pinapul kong biik ngayon, ng native, is siyam. Sa 11 biik na lumabas, 2 yung ano, mortality. Yung isa, paglabas, patay na talaga. Mabuti na ilabas. Tapos yung isa naman, buhay siya, pero pagkakinubakasan, namatay. Siyam nang natira. Hindi dito guys. Tahimik ng palayan. Sayang tong bakante oh. Pinipilit kong mahanap yung mayari. Hindi talagang layo kasi. Pati dun sa kabila. Sana ngayong summer. Kasundo na kami ng mayari dun sa kabila. Apat na kahon. Rintahan ko rin. Puro renta lang. Sa palayan, basta masipag ka lang, walang imposible. Pero dapat may pira din, kasi puhunan yan. Kailangan din ng puhunan. Guys. Well, you wait. Third day ngayon na may lumabas yung araw mula November, may ulan, tumigil man ang saglit, tapos ulan na naman ngayon, pangatlong araw na kaya makakabawi na itong mga palayan natin kasi nandyan na yung araw. Kapon Will, na-upload ko sa YouTube Will, video kapon. Abangan nyo guys yung lechon namin sa February 18. Kaunanahang lechon na gagawin ng ito's farm ni Alvin. Ito naman. Bila naman oh. Ito yung tayo natin yung Longping 2096 guys. Hangin na naman, ito yung problema dito, mahangin ano pa yung palay. Okay po guys, abangan nyo mamaya dito po tayo sa bigiri natin ng mga native, titimbang kami. Ah!
Guys, ito yung ilaw natin sa mga biik. Ayan. Tatlong 25 watts na bulb. Kita mo naman yun, oh. Gabi na dito pero lakas pa rin ang mga ano, biik. Sila. Si Mami Pig. Tisay. Handa po ng mga bik natin. Limang babae, apat na lalaki. Standing position sa paglidi. Ganda talaga pag may ilaw. Katulong para mag-maintain ng init dito sa mga biik. Ayan guys. Oop. Ganda po nila. Malakas na. Pakita ko po sa inyo yung ginagawa naming preparasyon para sa pagkain ng aming mga native pigs. Okay, bukas daw. Sabi, Rom. Bukas. Okay. Yan po, punong-puno. Ito po ay halo. Gabi San Fernando. Kangkong. May kangkong din niya sa loob. Sapal. Tapos yung sapal. May mga halong gulay galing sa palengke. Pinag-isa na nila. Sapal, sapal lang nyog. Pichay. May ano, may radish. May mga kangkong din. Yung mga nagdilawan na kangkong. Hindi na pwedeng bilhin. Hindi na mabibinta. Sa mga iba't ibang klaseng gulay. Andyan na rin. Punong-puno po yan. Pero pag oras na kumulo po ito, ano na, bababa pa yan. Pag nagkumulo na siya, niluto niya yung gulay. Mamaya, hindi na puno yan. Nga, distansya na yung mga isang dangkal pababa. Yan po. Tapos meron din tayong kangkong. Yan yung namin kanina. Ito po, kangkong. Ang kangkong po dito, kinukuha lang sa palayan. May mga palayan na sa gilid ng kalsada. Sa highway, ano, matinubuan ng mga kangko, hindi natin natin naman, doon pwede kumuha, libre lang, kinukuha lang to libre, magbabayad ka lang na maglilibor. Ubos po nila, ako, ang dami kanina, oh, wala. Sabi na. Po. Kawi-kawai, Jerome. Kalahati half drum po ang nilutuan namin. Tapos gatong kahoy. Ngayon po kami nagluluto. Gabi na. Kasi napunan na kami. Yan po siya. Yan.
Yun, kita nyo na po paano kami pagkain ng kaya. Masarap talaga yung native, organic, halong chemical. Huwag nating nagulatin yung mabake para hindi tumakbo. Dilip po ng kanilang katawan, guys. Ang ganda, oh. Yun na, nagulat na. Istorbo tuloy. Bilog na yung katawan nila. Okay. Room. Sarado. Si Mami Pig Aida. Parang positive na siguro to. Hindi naman naglandi na. Hello. Mami Aida. Yan. Sululo po siya dito. Sa katapusan po ay magwawalay kami. Pagwalay, alisin namin itong bakal. Alisin yung mga biik. Dito lang si Tisay. Mami Pig Tisay. Tapos after kukondisyon pa namin siya, magpupurga po kami. Tapos vitamins, bigay ko ng vitamins para magkondisyon at madali siya mag ano, maglandi. Yun po sa isang kabrad namin, si GS Grand Skiptron Embed Canyon ng Wildfowl sa Tanawan, Malinaw, Albay. Hiram ako sa kanya ng barako. Mag-upgrade po ako ng ano, ano dito kay Tisay Bore. Subukan ko yung ano, medyo malaking lahi para mag-upgrade yung mga bake ni Mami Pigayde. Tapos yung magiging anak nila, babalik ko doon kay Mario Pure Native. Hi Aida. Yan po guys, ginagatongan guys at kami alis na. Yan po guys, see you. Thank you sa panonood palagi. Okay.
lang dumidi. Yun. Padidi rin lahat. Dami pong gatas ni Mami Pig. Isay. Buhay na buhay yung mga didi niya. Out of 11. Siya pang hanggang ngayon buhay pa po. Salamat na Diyos. Survive sila. Lakas po nila dumidi. Ang bibilog ng mga katawan. One month before, binigyan ko na ng lactating feed si Mami Pigtisay. Kaya ngayon o, ilang araw na, more than one week na, lakas pa rin ang gatas niya. Kaya suggest ko sa iba dyan, pwede niyong gawin niyo yun. Mga one month before, lactating feeds na, kaya lang naman ibigay. Ngayon po, at gano'ng karaming biik, kaya niyong padidihin. Lakas ng, ano niya, lakas ng kanyang gatas. Manipigay da. Kaya po sa katapusan, February 28, bawalay na po ako. Isang buwan na po sila. Ang mga March 1 pala, bawalay na ako kasi kawawa naman si Mami Pig Tisay. Kamahirapan siya mag ano, kabawi. Lakas, lalaki din naman yung mga ano, mga beak niya. Nag-umpisa na rin po ako magbigay ng feeds sa mga beak. Pakita ko po sa inyo. Then, dibukas. Masa, ito po. Pits ng Bimig. Super Biik Booster and Milk Formula. Yan. Maliban po sa pagpagatas ng kanyang nanay, bibigay rin po tayo ng alalay na feeds itong Super Biik. Okay. Siguro po, makakaubos ako ng mga dalawang ganyan. Bibigay na ako. Ha, tumayo na po si ano, Mami Pig Aida. Ah, si ano pala, Tisay. Busog na agad yung mga ano, lakas ng dede ng Tisay. Busog na agad yung mga beak niya. Behave na. Hindi na nag-iingay. Ganun kalakas po yung gatas ni Tisay. Bibilog ng katawan, no? Ganda po. Gustong gusto po nila mag standby dyan sa may mga ilaw, papainit. Ganito po magandang setup pag nagpanak ng native pig, dapat may mga ilaw talaga, hindi lang isa, mas marami, mas mabuti. Dito, sa yung farm ko, dito po sa Palayan, mahangin po dito. Kaya, lalo pag madaling araw. So, dapat lang maraming ilaw, pagpainit po sa kanila. Simula po ng anak si Mami Pig Tisay, hindi pa pinapaliguan. Ayos naman po. Walis-walis lang kami, tapos ano, hugas ng ano, pwede kunti-kunting tubig lang hugas, pwede po magtubig dito ng grabe. Po. Hello. 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 Yun. Umunguya na ng kangkong, oh. Yan na lang kangkong. Bilog ng katawan. Wow, ang ganda. Busog na kayo. Busog na po sila.
dito. Ganda pa ng katawan nila. Thank you, Lord. Okay. Bye, guys.